Na-adjust na na-adjust nga yung laban ng Virtus Pro. Kaya, eto muna mga sir. So, LGD na nanalo po sila with that comeback win dun sa game number 1 natin. Itong si sa LGD yung first two pick nila Ogre, saka itong Monkey King, while sa Aster naman, Silencer and Ursa. Yung Ursa, madalas ginagamit niya ni XXS. And nag-offlane yan. Laging Ursa. So, shoutout sa lahat ng mga kaka-tunin lang dito sa ating live stream. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow dito sa ating live stream, i-follow nyo na po ang ating channel. Click nyo lang yung sa may taas, following, ayun o. Pagka may check na, okay na yun mga sir. And ito, third pick ng LGD. Venomancer, maganda siya against Ursa. Words lang, siguradong makakancel na yung dagger ng Ursa. Sigurado mag-dagger Ursa eh. And one way, yan, para makite itong Ursa sa kanyang poison, sa kanyang wards, and mahihirapang sobra itong Ursa. Boss Alo, ayun oh, shoutout sa inyo sa lahat dyan. Wait lang. Yun. Huh? And Rubik. Rubik pick para din sa Team Aster. Si Boboka. Ang gagamit ng Rubik na yan, sigurado. Pa-shoutout dito sa Norte, unti-unti nang umaayos, yun no. Shoutout sa mga taga-Norte dyan, sana umukay na nga yung ating panahon para naman makabangon ulit yung mga kababayan natin na salanta ng bagyo. At kung gusto nyo nga palang tumulong sa mga naging biktima ni Umpong, merong ano ngayon yung sa TNC, teka lang, basahin ko lang ah. Meron silang charity. Asan yun? Yan. Operation Umpong, charity event for the victims of Typhoon Umpong. All proceeds will go directly into relief efforts for the victims of Typhoon Umpong in Northern Luzon. September 23, Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. Lahat daw ng maglalaro anywhere sa branch ng TNC ay nasaan yung percentage? A percentage of earnings. Yun, mapupunta ron sa may mga na biktima nung ating Typhoon Umpong. So, kung gusto yung tumulong, maglaro lang kayo doon sa TNC na mga shops, mga sir. And ito, Invoker. Pick coming from Team Aster, si D-Stones, yan lang yung kanyang signature hero. Invoker and LGD naman Mirana yung pinick nila dito. So pwedeng mid Mirana with a maybe or malamang mid Mirana na to. Hindi naman siya nilalagay sa ibang lane ng LGD. And ito, let's see. Last ban ng LGD, yung Spectre. Pati na kayo Twitch mga sir, meron kaming offer din sa Tamagon na hindi pwedeng tanggihan, napakahirap tanggihan mga sir. At alam namin na malaking improvements sa amin, pati na rin doon sa dilipatan naming studio, pati na rin sa mga ibang content na ilalabas namin. Hindi lang to about live streaming dito sa Tamago mga sir. Yung project Lupon is mag-live stream kami sa Tamago, may budget na binigay sa amin sa Tamago. And yung budget na yon, gagamitin din namin to provide yung mga quality content katulad ng Right Click. Kung natandaan niyo po yung Right Click dati, siya yung may voice over ni Jazz na English, tas yung mga kunyari top 10 ganyan. Top 10. O kaya pwede rin doon yung mga wise question, kunyari bakit, kung sa what if na hindi umalis si Fly dun sa OG, nag-champion kaya sila,
mga ganong videos na alam nating makakatulong sa lahat, lalo na maganda yung ating prosin ngayon. Kailangan nating suplementa ng mga ganong content. And yung mga vlogs, marami yan, raids, and yung mga yung pop quiz, yun, mga yun, mga sir. And ito, Phantom Lancer pick coming from LGD. Maganda, dahil kita nyo naman yung course dito ng Team Aster. Puro solo solo target. And si Invoker lang yung kaya mag-deal ng damage against sa mga illusion ng Phantom Lancer. And let's see kung paano mangyayari dito. Game number 1 nakuha ng LGD. Yung game number 2 ba ay makakabawi itong Aster or magdedire-diretso itong LGD? What if may leg si Kuya Nick? Mga ganun, tama yan. Mga ganyang diskusyon. Sa tingin ko, hindi na magkakaroon ng leg yun kasi kaya ng ganyan. O, di ba? Pero pwede rin naman kasi kasama niya si Red Bull at baka maingganyo siyang mag-gym. Mga ganun. Basta maraming content. Nasarap. Masarap yung mga maganda yung mga pinaplano namin. Abangan nyo na lang mga sir. At lalabas yun syempre sa YouTube ng ating Lupon WXC. youtube.com/LuponWXC. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming bagong YouTube channel, make sure na mag-subscribe na kayo mga sir. Ilan na ba subscriber natin dito? Tingnan ko nga. Alag 10k na tayo dito. So, marami-rami pa ang ating bubunuin. O nga, 10.4. Pero okay lang yan. And eto na mga sir. Loading into the game na. Game number 2. Itong LGD versus Aster. Pares na po silang pasok sa ating Kuala Lumpur Major. Placing na lang po din sa qualifiers ang ating inaabangan. Dahil yung VG po ay nanalo against LGD kanina. So malamang sila na yung top 1. At hindi na magkakaroon nata ito ng laban mamaya. Hindi ko lang sure ha. Pero sa tingin ko sila na yung top 1. And then tingnan natin kung sino yung top 2 and 3 dito sa LGD and Aster. So eto na mga sir. Uy, na normal kagad dito si FY. Support makikin pala ito mga sir. And FY mamamata. Uy, may trash to kagad. Bobo ka FY. Natuldukan. Ayan, may tuldok. Well played. Grabe ah. Friend, di ko alam kung friendly trash talk to kasi kanina pa natin hindi alam. Yung sa VG din kanina, masyado silang vocal sa mga kanilang pinaggawa. Eh, ito nga, sa region side natin, ang LGD, si Phantom Lancer ang gagamitin dito ni Ame. Maybe on Mirana, X-Doba naman dito sa Ogre Magi, FY, sa kanyang Makiku support, and Chalice naman dito sa Venomancer. Sa kabila naman, si XXS, sa kanyang Ursa, D-Stone, sa kanyang Signature Invoker, Bobokan Rubik, Sylar naman, sa kanyang Lycan, and Fenrir on Silencer. So, shoutout ulit sa ating Tamago viewers, pati na rin sa ating YouTube viewer. Napakadami niyan. Solved na solved. Jollibee plus Dota. Napakasarap naman. Sana all. And ito. Nag-adjust dito yung Team Aster. This stone nilagay na sa bottom lane. So, ayaw nila ayaw makat... Ayaw, kasi lugi yung ano eh.
lugi yung alaykan kaysa mo siya i-lane, sa side lane ah. Pero kung sa mid lane mo siya ilalagay, makapag-farm naman itong alaykan, pero ito yung mahihirapan, si D-Stone, na kailangan niya mag-TP ngayon, pero dito lang naman sa tier 1 tower. So, makakuha pa rin siya ng level dyan, yun nga lang. Yung level dito ng invoker, hindi ganun tataas, dahil kasama niya dito si Rubik sa lane. Hindi katulad ng solo siya sa lane, na talaga namang mapag-farm siya na maayos. Ang naging condition kasi dito, winning condition ng Aster ngayon kasi dito, kailangan magkaroon ng matinding farm itong si Lycan, na kaya niya na i-take over yung laro within 20 minutes. Mapag-farm na siya ng Dominator, ng Book, pero ito muna sa bottom lane, FY, mabibigyan ba? Mukhang hindi. At buhay na naman si FY. Pero yun ang winning condition ng Aster dito, na magkaroon siya ng magandang early, makakuha ng maagang book, and then mag-take sila ng tower. Pag ganun, matatambakan nila sa item itong LGD, mabibigyan nila ng enough resources itong Ursa, pati na rin itong Invoker, na makakuha yung mga item nila kahit na hindi ganun kagaganda yung lane nila ngayon. Kasi magtitake sila na magtitake ng tower eh, hanggang wala pang item itong Phantom Lancer. Pero once naman na nakapag-survive itong LGD ng early, asahan mo, late game, Phantom Lancer, magtitake over na ng laro natin. At eto, tingnan natin kung ano ang magiging kwento nitong laban natin. FY, talo-talo lang sa puno. Hindi siya makikiispatan dito. And ito, D-Stone, nilipat siya sa top lane. Sila talaga yung nag-a-adjust ng lane dito. Ang ganda kasi ng pick ng LGD. Talaga lalamang sila dito sa lane. Pero ito yung Tornado, Fenrir, dinadive pa rin dito ng dalawang hero ng LGD. Chalice and X-Nova combination, mamamatay si Fenrir. Nako, D-Stone, kakatipi mo lang dyan sa top lane at mamamatay siya doon. Late yung TP dito ni Boboka, and D-Stone kailangan niya maglakad papunta sa lane. At Ami, gusto pa niyang kumuha ng kills, nakakuha niya na yung kanina. Pero ito yung stun kay Monkey King, kinagat niya yung punong tinatapakan ng Monkey King, pero hindi pa rin magpapapigil dito si FY. Tatrash talk niya ako kanina ah. Eto ka ngayon, Boboka, ayan na, asan daddy mo? Patay ang kuya mo, Boboka. 3-2 ang ating score. And XXS, kakatipin niya lang din sa top lane. Diyos ko po, it's a disaster para sa side ng Aster. Oh my god, 4-2. Bosalo, saan na daddy mo? Di ko po alam. Pero yun, nabigyan. And ito, Fenrir, delikado dito, XXS, minangat-ngat. Ito nga, si FY, mamamatay siya doon, napasobra sa tapang yung unggoy. Pero ito, Chalice, delikado rin. Diyos ko, yung body blocks kami from Bobo ka, napakaganda. Pero XXX tayo, slow siya ng poison dito ni Chalice at hindi niya na maaabutan. So, buhay. Ito nga, si Venomancer. So, shoutout ulit sa inyo dyan. Grade 10 ba yan? Hindi ko alam kung yun yung grade 10 eh. Narinig ko lang yun kay Eugene sa kay Eric. May pinanonood siya, tapos bigla narinig ko, saan dati mo? Ay! Iba ba yung grade 10? Yung kanina yung grade 10? Oh? Medyo matindi yung grade 10. Kung yung kanina yung grade 10. Pero ito, maganda naman yung farm nung Lycan sa mid lane. So, baka naman, siya na yung magbigay ng space mamaya towards the mid game. Pero, mahirap pa rin kasi, isipin nyo ha. Mag-push yung Lycan, at ang de-depensa lang doon, yung Monkey King pati yung Venomancer, kaya nilang depensahan yung lane with that Venomancer wards, di ba?
And habang nangyayari yun, itong si Phantom Laser, nag-farm lang sa ibang lane. So, yung lineup dito ng Aster, talaga merong timing dapat to. Pag hindi nila nakuha, alam nyo na yung multing kasunod, mga sir. Pero ito, bobo ka. Munti ka na siya doon. Venomancer, umiikot din ang lane. Pero ito, nakakita na dito si XXS. Kaya naman siya ipahirapan dito, pupuntahan niya ni Venomancer. Pero bottom lane naman, these stones. Nandito siya, naglagi na siya dito. Pero uy, FY, magogo siya dito. Pero ito yung tornado, mapapasobra na naman ata yung goy. At FY, mamamatay siya doon. Hindi sila nakapag-communicate netong si Ami. Gusto sana niyang i-go, pero si Ami, hindi. Ayaw niya. And ito na, naglipat na naman ng lane dito, mga sir. Juggle na sila ng lane. Lahat ng lane napunta na dito ni D-Stone. Kanina sa bottom lane, top lane, and then ngayon, dito na siya sa mid lane ulit. Dahil, eto nga si Lycan, meron na siyang Dominator. Eto na po yung sinasabi ko, mga sir. Pagkaroon niya ng Dominator, magpupush na po siya ng, sa ibang lane. At kailangan depensahan to ng LGD ha, para mas maganda sa kanila. Pero ito sa mid lane, D-Stone, meron nga lang das of appearance ito si FY at mamamatay siya doon. Pero ito na nga, Sylar, after niya makakuha ng Dominator, Objective Gaming na ito nga Lycan. Pero yung mid laner nila nga ay nabigyan doon, and yung top lane gusto nang i-dive dito ng LGD XXS. Delikado yan. Pero anytime, pwede mag-TP. Kailangan nyo magdepensa sa lane dito nung Sylar, itong si Venomancer. Pero level 1 yung kanyang wards. So, hindi sila handa sa push potential dito ng Aster. Let's see. Mag-rotate na dito. Itong si, maybe, pinana niya yung cart. Napaganda. Wala na yung malakas pumasag. Pero on the top lane naman, XXS, mamamatay siya din sa top lane. Tatlong hero ng LGD, kinukuyog dito yung Ursa. Asan dati mo? Wala, patay ang Ursa. Sure ako madaming alam si Boss Shan doon sa grade 10. Maraming mga alam to, mga to. Sila yung ultimate na naglalapag doon sa group chat. Puro lapag ang ano. Tapos sa umaga, wala ba tayong almusal dyan? Pero ito na yung pangalawang tower na kinukuha ngayon ng Aster. Kaya bang depensahan ng LG dito? Yun ang tanong. Dapat yung Venomancer rin dumidepensa sa lahat ng turing ipupush dito ng Aster. Yun nga lang. Level 1 yung kanyang words eh. Siya lang yung kaya nga magpatagal dun sa push ng Aster. And let's see, XXS, eto na yung talon, eto nga si Maki King, pero hindi niya i-go yan si XXS. Level 6 na rin siya dyan. Going for Blink Dagger, yung kanyang next item. Distance naman, Earn, ang kanyang gusto nga bilhin. While Rubik, level 3 pa lang, eto si Bobo ka. 9 minutes na ang ating laro, level 3 pa lang siya, mga sir. Bobo ka and Fenrir, nahuli yung kanilang level. Kita nyo, mga sir. Diyos ko, kailangan talaga nila mahumabo sa level. While in terms of network naman, ayan, lamang. Ito si Sylar sa kanyang Lycan. Pero dalawang core naman. Itong LGD yung sumusunod sa kanya. May smoke dito, gusto niyang gamitin yung kanyang ultimate. Hahanap sila ng kill dito. Ami naman, yung pinakamalapit na pwede nila makita. Pero hindi, ito si Maybe, may pana ba? Hindi magkukunik yung pana. And delikado si Fenrir. Fenrir mamamatay, pero ito'y TP out. Yun nga lang, manenet nung Dominated Creeps and Sylar getting that kill. Uy, hindi, si D-Stones yung makakuha nung kill dun kay Maybe. At good rotation yon para dito kay Invoker. Kahit papano, nandun siya sa kill participation. At makakuha siya ng konting gold doon sa pagkakapatay net dito kaya maybe 237 din yon. Makabawi-bawi man lang kahit konti. Kanina nyo pa siya binubugbog. Pero Lycan, sakto-sakto yun nakakuha niyang neutral creeps doon. Nagtitip itong Mirana at nakakancel doon na troll trap ensnare.
nung Dark Troll Summoner. Pero on the top lane naman, nabasag na ng LGD yung tower. And napapatagal na yung pagpupush dito ng Lycan, ha. Wala siya kasing ultimate. Delikado na rin sa kanya na magpush ngayon ng Tore. Kanina pa ako natatalo sa first 10 kills, yun lang. Nasa mali yung bet mo. Pero oy, eto yung Ursa, nag-assist na siya dito. At ang daming slow na pumipigil sa kanya makalapit dito kay Venomancer. Yung mga wards, yan talaga ang napakulit dyan. At eto na, level 3 na yung wards. At magpupush-push na rin eto si Chalice dito sa top lane. While FY naman, level 6 na rin. Oop, nakita rito, munti ka na rin tamaan ng tornado. At makakapag-out itong si Monkey King. Wala on the bottom lane naman, magpupush siya maybe. Bobo ka. Level 6 na siya, oh. Ayun, oh, nakakuha na siya ng space. Kanina level 3 pa lang siya, 'di ba? Naunahan pa niya itong Ogre, pati na rin na yung Monkey King, level 7 na nga siya ngayon, eh. Binigyan na siya ng space dito para makakuha ng level. Wala on the top lane naman, XXS and Chalice mamatay, pero FY na tornado siya. Uy, hindi siya na spot. Ba't di siya nakita? Wala bang vision ang tornado? Pero tinamaan siya ng tornado, eh. Hindi lang siguro nila napansin. And Lycan going for a book. Pero habang wala pa nangyari, mga sir, eto muna. Sabi dito niya, Shin Lera, Kalistro, Kabalde, Izume. Haba naman ang pangalan na itong babaeng to. Hindi ko pa nahihirapan pag sinusulat may pangalan mo. Shoutout kay Joms, comeback baby, comeback is real B. Oh, kumambak pa. Baka maasan ka, ansan ang papa mo na naman yan, ha? Asan ang daddy mo, ha? Isiyan nyo lang sa pag-ibig, mga sir. Pero eto, yung tornado, walang easy-easy kay D-Stones. And FY will be dead dito sa top lane. Comeback baby, walang forever, oy. Ang mananalo ba dito, magwawagi? At yung matatalo ba dito, talo? Sa tingin ko, yung baliktad, eh. Yung matatalo dito, talo na. And then yung mananalo, magwawagi. Yun sa tingin ko talaga. Di ko lang sure, ha, pero feeling ko yun yung tama. Op, pero FY, naghahabol sila dito. Ito pala yung nakita nila, si Venomancer Chalice mamamatay. Salar, naghahanap pa ng ibang kill. Pero may makikita ba siya dyan? Walang tatamaan yung tornado. X-Nova, eto na yung nakita. Patay si X-Nova. Eto na naman yung lamang. Etong Aster. Op, nakita. Tumalo dyan. Tumalon. Oh, pero yung Boundless Strike plus yung talon netong si Monkey King. Pero may Global Silence. Mahahabol pa ba sila dyan? Gagawin na lang daw pera netong Phantom Lancer yung mga alaga netong si Sylar. Pero hindi papayag si Sylar dyan. Oy, alaga ko yan, huwag mong karnihin. At walang makukuha doon ang LGD 8-9. Grabe yung first 10 kills natin. Nakahabol pa itong Aster. Grabe si Sylar dito bumuhat, ah. Eto na, level 2 book para kay Sylar. And end of the mid lane naman. Nako, nalip pa dito si Mirana. At mamamatay siya. D-Stones and Boboka combination, 1-2 punch. Napaka basic lang. And may dagger na itong Ursa. Kita nyo, ha, lugi dapat dito yung Aster. Pero dahil sa mga swap lanes nilang nangyari, kahit na nang kahit sila nahirapan, alam nila kung sino yung priority nilang bigyan ng space sa una, yung Lycan yun. Dahil ito, pag binigyan mo ng space,
talaga makapag-push ng sobrang dami. Pero ito, Sylar, gustong bigyan din sa top lane. Papalag naman daw yung kuya mo. Nag-asong ulil na siya dito. And Chalice, mamamatay siya. Killing spree. Ay! Naku, grabe naman yun! Ay, merong wards. So, double kill para dito kay Sylar. Gusto nyong bigyan, pero kayo yung nabigyan. Wad nyo kasing ginagalit. Yung asong natutulog. Kangat niya din talaga kanya, pero Sylar, delikado siya. At mapapatipi out na lang. Ay, dito naman sa mid lane. Nako, maybe again. Mamamatay siya. Grabe naman si Bobo ka. Lagi siya yung target dito, patayin. Bobo ka plus 1. Bobo 2. Yun talaga. Pag dalawang Bobo ang pumatay sa'yo, GG ka mga sir. Oop! Tabounder strike pa. Silencer. Ito yung talon. Mamamatay si Silencer. FY, makakuha ng kill na yun. At makakapag-dewards pa. Dahil di naman pupunta doon yung Silencer nang walang gagawin, di ba? Di naman mag-awards yan. Ano na, maybe magaling ka? Uy! Toxic number 1. Cubs! Shoutout kay Cubs. BB! Asa na ba daddy mo? Sama mo dito. Yun ata kasunod nun eh. Ayan eto, Dagger. Kay Rubik. Idol na tong Aster na to. Lugi talaga sila eh, pero dahil nga sa ginawa nila na yun, sila'y lumamang dito. Napakahusay. Alam nila kung ano yung ikakapanalo nila. Oy, eto si Sylar. Gustong lumaban dito. Oy, si Ame. May doppelganger. Pero nakita ito unay. At mamamatay si Ame. Grabe naman. Starstorm lang ang susi para makita yung tunay. Starstorm, Fadebolt, ubos ang illusion. Kailangan niya mag-doppelganger. Pero ito, FY. Alam niya na Garoshan dito. Itong side ng Aster. May magagawa ba siya dyan? May ispatan ba siya dyan? Op, makukuha ni Aegis dito. XXS, makakuha nun. Tumalon pa dito si Bobo ka. Bobo ka sa Arnang Rubik. Grabe yung panyang performance dito. Pero mamamatay siya dito kay FY. Pero FY nga angat niya din ni XXS and Aster. Grabe ang kanilang performance dito sa ating game number 2. Pinapakita nilang papalag kami. Kahit ang dami nyo ng pangontrang hero, kaya namin mag-adjust. Yung iba kasi hindi nag-a-adjust eh. Kahit lugi sa lane, ipipilit. Ito, nakita natin oh. Yung Lycan lang kailangan nila pang maganda yung lane. Kahit lugiin mo yung Lycan, kahit lugiin mo yung ibang hero nila, basta yung Lycan makapag-farm, kaya nilang sumabay dito sa mid game. And let's see how LGD naman makakabawi dito sa game natin. Kung matatagalan ba nila yung ginagawa dito ng Aster katulad nung game number 1, or hindi na nila kakayanin yung pressure na binibigay nitong Aster. And eto FY, magano siya dito, Meme Hammer. Kumusta VP Alo? Wala pa eh. Na-adjust yung laban ng VP. Maya-maya pa sila mga sir. Pero ikakas din natin yon. And ito, magiging talon-talon lang. Pero yung tower sa top lane, mababasag pa rin dito ng Aster. Sylar getting the tower, 100 gold. And ang next item niya dito will be Assault Kiras. Boss Alo, saan ka boboto? TNC o Lotak? TNC mga sir. Walang halong bias, pero TNC according sa mga narinig ko. Pero eto, si Maybe inat niya TXXS, patay. At ngayon, X-Nova naman yung hinahabol nila dito. Wala silang magagawa. FY, talon lang sa puno. Plus Primal Spring, makakatakas pa rin siya. Pero yung makakakampi niya, hindi. Base sa pagkakarinig ko, may isang team
kasi na naka-scream nila yung Lotak Durog yung sa TNC 1-1. So sa tingin ko doon pa lang TNC. Feeling ko lang ha. Pero mga ano yun eh, 1 week ago. So baka naman nakapag-adjust yung Lotak sa kanilang gameplay. Scripted ba yung laban yun ni Kuya? Hindi. Ang hirap mag-scripted nun. Siyempre, bubugbugin niya ako, tapos bubugbugin ko siya, diba? Mukha lang scripted kasi bugbug talaga siya eh. Pero eto yung flip. At mamamatay kagad si X-Nova dito. At Monkey King, yung Sunstrike mag-o-connect sa kanya. Pero, oh, wait lang, ubo! Yun, oh. Patay! Din dito. Si Chalice, double kill by Boboka, 3 rows na side ng LGD, at magdedire-diretso na dito itong Aster, tower na yung iti-take, third tower na iti-take dito ng Aster. Sobrang bilis, 21 minutes, ito yung sinasabi ko sa inyong winning condition ng Aster na ginagawa nila dito sa laro na ito. Napakahusay ng kanilang galawan. Pero eto, Phantom Laser. Kita nyo naman, nag-i-split. Kumukuha na nga farm. Yun nga lang, si X-Nova. Inangat-yat na naman siya dito at mamamatay. XXS sa kanyang Ursa Mega Kill na. Pero napasobra naman. Eto, Silencer. At naku, makukuha siya dito ni Chalice. So, 1-for-1 exchange support para sa support. Kahit pa paano, natigilan nilang mag-push. Dito yung Aster. Pero yung buyback naman ito nga Venomancer na commit doon mga sir. Wala pa bang logo? Wala pa logo yung Lotak eh. Yung Lot Posalo yung KKM KKN na tayo nakaka-practice ng Lotak. Nakaka-practice namin lahat ng team, binugbog namin lahat ng team. Kaya medyo tinatamad pa kaming sumali sa mga qualifiers kasi yung Liquid kasi ayaw mag-mid ni Dendy eh. So ako yung nag-mid. Binugbog ko si Miracle 0-5 ata kami sa lane. Binugbog ko 5 beses kong pinatay sa lane si Miracle. Solo kill. Eh walang ano eh, walang thrill eh. Tapos nung nag-carry naman ako against Virtus Pro, binugbog ko rin si Ramses. Hindi nakapag-farm si Ramses. Ako lang nakapag-farm eh. And eto, let's see. Ano ang gagawin dito? Kwentuhan lang naman mga sir, kwentuhan lang. Bida muna ako ngayon, okay lang ba? Pinakamalakas namin nakakalaban, Fnatic. Siguro sa Fnatic, nahihirapan ako ng bagya kasi si Abed, saka si DJ, ang galing. Yun nga lang, yung experience ko kasi, mas grabe. Oop, pero yung experience dito ni D-Stone, konti pa lang, binubugbog siya dito sa top lane, pero nakapag siya moonwalk palabas ghost walk. Monkey King, wala na siya mana. Lakas ng Amats, bida, ayun lang mga hater, basher ba kayo? Oop, bobo ka. Napag-dagger. Gamot muna tayo mga sir. Yan o. Sarap. Magaling na ako. Salamat nga pala sa aking nurse. Love you. Oop. And on the top lane. These stones. Hinahanap dito. Uy! Montigo na siya doon! Dying viewers? Eh, marami talaga yan. Basta kwentuhan lang. Yung TNC naka-scream naman din namin. Op! Pero eto muna, si Ame, binibigyan din si Distance. Pero napagandang backup coming from Team Aster at ubos yung illusion niya at namatay siya doon. Ngayon, magdedire-diretso dito, 45 seconds. Wala dito yung Phantom Lancer, pero meron naman siya dyan buyback.
Pero kailangan niya i-commit yan. Ang ganda ng position dito ng Imaki King ha. Pwede sila mag-engage. Tingnan natin paano nila gagawin ito. Ito na yung Imaki King. Focus command plus boundless strike sa tatlo. Napakahusay pero yun lang yung meme hammer niya na cancel. Pero XXS mamamatay sa likod. Hindi naka-backup na doon yung the rest of Team Aster. Kaya kailangan na nilang tumakbo dito. While maybe naman kinukuha yung mga alaga dito ni Sylar at plus 200 gold para sa kanya. Ang ganda ng position ng Monkey King doon. Kita-kita niya yun oh. Focus command then boundless strike. Tatlo yung tinamaan. Kung tinamaan pa sila na may hammer at hindi nakapag-tornado yung invoker doon, ubos talaga yung Aster doon. Boss Alo, sino mag... Si Boss Alo mag... kahit sino sana mag-cast, kahit anong laban panoorin nyo kasi sinasabi ko sa inyo ha, hindi lang yung mga kilalang teams yung mga ganito yung mga naging laban. Katulad kanina sa SA, maganda rin yung laban ng Thunder Predator saka Bricks ba yun? Brax? Grabe daw yung laban na yun. So, kung hindi nyo po sila napapanood, pwede po kayo pumunta sa aming YouTube na channel. youtube.com/luponwxc. Yan, diyan yung mga panood lahat ng matitinding laban at syempre yung aming mga cast. Maraming maraming salamat. Yung sa panati kasi na yun, syempre kami nagtampo kami by bad blood yun. Uy, nakita dito yung Monkey King ba? Uy, hindi siya tinamaan ng tornado dito. Napakailap naman ni FY. Sobra ka sa ilap. Uy, pero wala ka lang iilap. Ayan na, talo na sila. Patay. Uy, dalib siya dito. Ninja ka ba, boy? Pero ito yung boundless strike. Mamamatay pa si FY. Makakatalo pa ba siya? Focus command. Iko-commit ba niya? Hindi. At mamamatay si FY. Magta-type yan. Bobo ka, type ka na. Walang tinipe. Pero grabe naman si Bobo ka doon. Ninja. Napakahusay ng mga talunan, no? Ayan na ito. Roshan. Makakuha nila. And XXS. Getting that Aegis. Bottom lane. Nagpo-push dito yung Chalice. Talagang may split push lang muna sila. Pero bobo ka. Ang ganda ng kapit niya din sa puno. Medyo matiba yung puno na yan, no? Oop, tatalong ka ba? Pwede, pero dipinde. Bibi, saan na daddy mo? Oop, eto na yung daddy niya. Nakakita si Mirana dito. At patay na naman si Maybe. Daan the last niya dito mapitas. 3-5 yung kanyang score. 60 seconds. Wala yung Mirana. And it's time para dito sa Team Aster na mag high grounds. Meron sila. Uy, hello? Meron? Okay. Tumulog eh. Kala ko nalobat na eh. Ito na yung opening window ng Team Aster na mag-push ng lane. Sabang wala yung Mirana. 25 seconds. Pero kita yung gagawin nila dyan. Push lang yung mid lane and then diretso sa top lane kasi ang dami ng wards dun eh. Ito yung depensa nyo. Hindi kayo handa rito. Pero let's see, 10 seconds sa Mirana. Ultimate coming from Venomancer. Pero tinamaan lang nun yung Lycan ha. Ito na yung Wongs Command. Kumbite dito. Chalice, mamamatay ka agad doon sa Sunstrike. Pero sa likod, ayun, patay si Bobo ka. Ahabol pa sila dito. Sylar, Ultimate. At Phantom Lancer. Diyos ko po, delikado ka sir. Wala ka na mana. Pero yun na, yung last na doppelganger niya. Makakapag makakaligtas siya doon. Ogre Magi, maipilita mag-buyback. Pati na rin ito si Chalice. T-Stones, nahuli. At mamamatay siya doon. So nakabawi yung LGD doon. Pero dalawang core na naman yung dalawang hero na naman sa kanila yung mapipilitan mag-buyback. At may Aegis pa rin dito yung Ursa.
yung cheese na gamit ng Lycan. Op. XXS. Hinahanap yung pumulot ng bounty rune. Pero hindi niya makikita yun eh. Yung ogre. I-air takbo ka na. Yun nga eh. So 30 minutes na mga sir. Walang nakakuha pang rocks sa ating laro. So it's time para sa LGD. Nakakuha na dito ng Phantom Lancer yung mga item niya. Kailangan niya na lang dito ng taras. XXS, may Aegis pa yan. Mamamatay ba siya? Hindi. Pero ito nalip si Chalice. Dieback yun mga sir. Eh yung makiking dito ni FY ginat-ngat ni XXS. Delikado dito yung LGD. Ubus na naman ata sila dito mga sir. Wala dito si Maybe. 4 heroes on the side ng LGD. Triple kill kay para dito kay Stylar. Godlike na rin siya. Napakasay. Konti na lang dito sa taras ng Phantom Lancer oh. Kailangan nila patagalin yung laro eh. Kailangan nila magka-item lahat. Dahil yung high grounds naman na pushing itong Lycan, kaya-kaya ang depensa ng mga Wilds of Venomancer. Pero kung lagi sila matalo sa clash, ay magkakaroon ng gantong opportunity itong Aster na mag-push. Nang isa lang yung magde-dep, dalawa, tatlo, at hindi sila kompleto. Diyos ko, Aster is doing it. Ayan na, Rock sa top lane, kinukuha na dito ng XXS. Asa na ba mga daddy nito? Sabi dito ng ating Tamago chat. Eh yung Millie Barak sa top lane makukuha na dito ng LGD. Pumuposisyon ito Maki King ni FY pero ito yung Global Silence. Wala silang mabibitawan ata rito. Ubus na rin yung kanyang mana. Wala siya pang Wukong's Command. Nginat-ngat pa dito si Chalice. At ako, ubus na naman dito yung LGD. Yung rocks sila, basag na rin, nahabol sila ngayon. Tingnan natin, makakahabol ba sila? XXS, gusto nilang bigyan. May Aegis pa yan, hoy! Magagamit pa lang yung Aegis. And Monkey King dito ni FY. Kanina pa siya naubusan ng mana. At ayun, wala. Hindi na tamaan ng Sunstrike. So, dalawang rocks po. Melee rocks ang nakuha dito ng Aster. Shrine na yung next target nila. Umalis ba si Raven sa TNC? O umalis po silang dalawa ni Sam H. Wala pong tinatanggal ang TNC. Kusa po silang umalis. Ayaw na. And wala magagawa yung TNC pag ganun. And Monkey King, eto, gusto niyang bigyan. Pero napap yung ultimate dito nung Lycan na kailangan niya maghanap dito ng kill. Oop, maispatan niya dito yung Venomancer, Venomancer, ay! Pero hindi niya naigago yan, mapangalib masyado. At yung ultimate niya is down ng 50 seconds, kailangan nilang hintayin yan kung gusto nilang mag-engage. Well, distance naman, meron siya dito nga Yul Scepter, pati na rin itong Sight of Vice at Aghanim Scepter. Ursa, itong Abyssal, BKB, Dagger. So, madami ng item yung Ursa na yan. Lycan naman, Mjolnir, Assault, going for BKB. FY, ano item niya? Magano siya dito, Diffusal Blade, Chalice, wala masyado. Itong Crimson Guard, 4 stop, going for... tawag dito Halberd. Woo! Ayun na Perna Valdez Tornado. BKB ba yung Ursa? May papapatay ba sila dito? Kinakait lang sila ng LGD. Global Science committed. At eto na, nakikipagnormala na dito sa mga Illusion. Eto si XSS, nakita nila yung tunay. Pero napagbanta style na Wukong's Command committed. Sino man nanalo dito sa clash natin? X-Nova una mamatay. XXS, ubos ang LGD dito. Wukong's Command nakuha pa ng Rubik. Patay.
4 heroes down sa side ng LGD. Ito lang yung nabuhay. Si Ame. At mamamatay din naman yung silencer doon sa illusion ng Phantom Lancer. Pero grabe yung clash na yon. Sobrang tagal, pero nung nakapatayan, sobrang bilis na mamatay nung LGD. And Team Aster, game number 2. Ang ganda ng kanilang ginagawa dito. Buyback committed by maybe. May magagawa ba siya? Pero out na itong Aster. Roshan will be up ng 3 minutes. Yung totoo, boss, alo, umalis ba kayo ni Kuya Nick sa Fnatic o nakik kayo? Nakik po kami, mga sir. Si Kuya Nick kasi ang dami. Naiiwan lagi siya sa kusina, tapos ubos yung pagkain. Eh kahit sino manager, paalisin talaga. Lakas namin kumain eh. Ubos eh. Isang buong rice cooker, ubos. Kay Kuya Nick. Kala niya daw sa kanya lang yun, tigitigisa daw kami rice cooker. Aba, matindi. Anak na mayaman. Pero ito, Mirana na hex siya dito. Siya yung pinofocus. Pero napagad na stun. Kami from X-Nova para mapigilan ito si Sylar. Yun nga lang, inangat niya dito si Venomancer. And Venomancer, mamamatay siya. Beyond Godlike by Sylar. Ito yung Wukong's Command. Pero ubos na naman dito ang LGD. FY, kahit nasa Wukong's Command ka, papalagan ka dito ng Team Aster. And mukhang ito na yun. 3 heroes down sa side ng LGD. Eto naman si Ame, pumapalag siya dito sa kanyang mga kalaban. Pero siya na lang mag-isa dito eh. Illusion na lang yung nagpapalakas ng loob sa kanya. Oh my God. Team Aster. Ang ganda ng kanilang mga desisyon na ginawa. Yung mga swap lanes, yung bigyan ng space itong Lycan sa una. And then eto nga si Rubik, nabigyan din nila ng space para mag-farm. Ang daming item ng Rubik. Eto na Venomancer. Stun dito kasi sa Lycan. Pero alay na yan. Kita nyo, nginat-nyat. Tigitigi isang kalmot lang. Diyos ko po. Sylar, no? Lycan Lords. Plus 3 wolves. Sobrang dami. At ito po, position na naman si FY sa kanyang Monkey King. Pero 8 seconds pa sa kanyang Wukong's Command. Yung Roshan talaga inihintay nila dito, 5 seconds. Pero ito, may inaangat niya. Ito si Ursa. Chalice, mamamatay siya doon with that Sunstrike. Neto si Distones. At ngayon, Mirana na-hex pa. At mamamatay rin si Maybe. Oh my God. Patay sila naman dito. 100 seconds. Wala yung Mirana. May Roshan pa. Aegis, Cheese, and Refresher Shard. Mapapasakamay ng Team Aster. Roster po ng Aster. Ito po si XXS. Yung dati po nga IG, nag mid lane sa IG. Ito si D-Stones. Bago lang siya MMR player, pero dati daw sa Max Y ata to. And then si Bobo ka. Alam niya, kilala niya yan. Madalas nating marinig pangalan niyan, lalo na sa C. Then Sylar, dati nga BJ Thunder, Fenrir, VG. So meron silang combination ng mga datihan na. May combination din sila ng mga explosive na bago. At ngayon, Monkey King, mamamatay rin dito. FY, Diyos ko, wala na silang magagawa dito. At mukhang eto na yon. Game number 2. Team Aster destroying itong LGD. 46-15, 28k net worth lead. 40 minutes ang ating laro. Mega creeps na dito yung LGD.
Kahit na maganda yung farm ng Phantom Lancer, pero siya na lang eh. Ayan o, ngangat niya tingkan na yung ursa, napakadaming item. Yung Lycan pumupush lang, wala pakialam sa nangyayari. Wala, ubos. At GG will be called sa side ng LGD. We're going to game number 3 dito sa bakbakan ng LGD vs Aster. Pero paras naman po silang pasok sa ating Kuala Lumpur Major. Placing na lang ito, kaya naman okay lang para din sa team LGD. Pero yon, so game number 1 nakuha ng LGD, game number 2 Aster naman. So tingnan natin yung game number 3 kung sino makakuha. At kung gusto nyo mapanood yung ating mga replay nitong mga cast natin, punta lang po kayo sa youtube.com/luponwxc. At kung i-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook account, Facebook page, facebook.com/alowxc, pati na rin yung facebook.com/kuyanickwxc, nandun lahat ng updates. So